si Danilo de La Rosa. Ako nagtitinda dito sa Las Piñas. 20 years old na ako dito nagtitinda. Handa po ba kayo sa oras na magbago ang presyong bilihin? Okay. Paano po kayo magiging handa? Para maging ang presyo ng ating bilihin para pangkalahatan ay mas maganda yung bumaba na lahat ng presyo. Sapat po ba ang kinikita nyo sa inyong pagtitinda para sa pang-araw-araw na pangangailangan? Sapat din po. Tama lang po, pang-araw-araw. Tama po. Kung sakaling may dumating na sakuna, ano po ang maaari nyong gawin upang magkaroon pa rin kayo ng sapat na kita pang para sa araw-araw? Tuloy-tuloy pa rin. Pag-aaral-buhay na kahit may sakuna dumating. Sa tingin nyo po, nakakita nyo ay nababawasan minsan kapag kayo ay may utang? Opo, nababawasan din po. Dahil nga po nagkakaroon ng online business, naging patas pa rin po ba para sa inyong pagtitinda? Okay lang po. Pantay-pantay lang naman. Sa mga prutong-tong inyong bibili sa tuwing kayo ay namamalengke. Madalas, pero yung ginagawa ko. Para sigurado yung bibili kong items maganda. Nagkakaroon po ba kayo ng pamalit sa mga prutong-tong inyong tinatangkilik? Halimbawa, walang inyong mga bibili. Hindi. Kung ano yung nakalista kong bibili, yun ang bibili ko. Hindi po ba kayo nagpapadaya sa tuwing kayo ay namamalengke? Anong klaseng daya? Sa timbang, na bayas? Opo, sa lahat po. Ay, hindi. Ano nga po eh, maano ko dyan eh. Maikita ko dyan ba sa perang sapat? Siyempre, pera ang bibigay mo sa kanya, kailangan tama yung bibigay mo sa akin. Sumusunod po ba kayo sa budget o nagtatala kayo ng inyong mga bibili? Araw-araw, tinatala ko muna yung bibili bago ako pumunta sa palengke. Yun lang ginagawa kong procedure. Naman, okay lang araw-araw yung budget, yun pa din, hindi nang pabago. Pero yung pamimili ko, minsan, pabago-bago. Tuwing may napapanood po ba kayong product kami ni Darcy sa TV, naiikayos po ba kayong bumili nito? Oo, kasi ang ano dyan, pagkabagong product, maganda ang ano yun, ang quality. Kaya madalas, pag maganda yung quality, makasibig ka, bibili ako. Na ako ngayon. Retiree. Dati ako nagtatrabaho sa electronics sa Carmona, Cavite. Buhay ko ngayon, as usual, wala akong anak kasi ubayansis ako. Nung kabataan niyo po ba, ay nakaasa po ba kayo sa pamilya niyo o kayo po yung nagtutusto sa sarili? Siyempre, teenager pa ako, bawal na magtrabaho ng araw. Nasa magulang namin ang tutusto. Sa lahat. Ipagtatanggol niyo po ba yung sarili niyo
nung kabataan kayo? Sa mga taong nangaat? Hindi, kasi nung high school ako, sa Rolio ako nag-aral. Tapos mayroon akong classmate matangkad, si Belinda. Tapos syempre, pag ano, hindi naman natin maiwasan yung pagkukulit. Siya ang nagtatanggol sa akin. Kailan po kayo nagkaroon ng kasintahan? Late na ako nagkaroon ng kasintahan. Bali, 37 na ako nag-asawa. Diretso na natin, 37 ako nag-asawa. Kasi syempre, nagtatrabaho ako. Ang iniisip ko noon, yung pamilya ko. Kaya, ganun. Tapos, pag workaholic ka, hindi mo isipin yung asawa-asawa. Gusto mo talaga trabaho kasi kami, 3 shift, 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Kaya yun, wala kang ano. Tapos pag 10 to 6 ako, kasi isang buwan, doon ako sa trabaho kasi sayang yung overtime pag Linggo. Kaya dire-diretso yun. Tapos nung nagkaroon ako ng boyfriend, yung mga kasama ko, nag-aasawa na, nalilisan ko, kukuha na, mag-aasawa na rin ka ako. Pero hindi ko pinangarap magkaanak. Kasi nga, obiances ako, tapos ayoko mag-alaga ng bata. Natakot ako kasi wala na akong nanay, walang mag-aasikaso. Kaya ganon. Kailan po kayo nagkaroon ng trabaho? Nakamit niyo po ba yung respeto sa ibang tao at respeto sa sarili? At age of 22, nagtrabaho na ako. Kasi nung araw mahirap maghanap ng trabaho, graduate ako ng medical secretary. Tapos para ako yung gusto ko para mag-aral. After 2 years nag-aral ako. Nag-aral ako sa Philippine Normal College ng elementary education. Kasi pag 4th year ka na, kailangan mainta ka sa practice teaching. Mas pinili ko yung trabaho ko kasi mahirap nga maghanap ng trabaho. Kaya tumigil ako. Nagtrabaho na lang. Tinuloy-tuloy ko na lang yung trabaho ko. At age of 37, dun ako nag-asawa. Late na. Kasi priority ko, magtrabaho. Nakamit niyo po ba yung respeto ng ibang tao? Oo, nakamit ko yung mga respeto. Kasi, kala mo pag nagtatrabaho ka, kung ano ugali nila, sakyan mo. Para maano mo yung mga ugali nila. Tsaka naging line leader kasi ako. Siyempre, pag line leader ka, iba-iba ugali ng tao. Hindi mo, yung ugali mo, hindi mo pwede ikumpara sa kanila. Kailan, kung ano yung agos, sumabay ka. Ganon. Para irespeto ka ng tao. Tapos, kailangan, kung ano yung respeto nila sa'yo, ibalik mo rin sa kanila. Para igalang kanila. Ano po yung masasabi nyo sa naging buhay nyo? Okay lang. Hindi naman ako, awa ng Diyos, hindi ako hirap. Hindi ako mayaman. Tama-tama lang yung kumakain ako lang 3 times a day. Kung ano gusto ko, masusunod. At saka ayoko kasi nung bawal dito, bawal ganyan. Sabi ko, Diyos ko, bata pa ako, syempre bawal na noon. Hanggang ngayon ba naman may asawa ko, marami pang bawal-bawal. Ayoko na ganun. Ayoko ng buhay na ganun.